Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. May mangosteen na, may berries ka pa. Mag-Health Max Capsule ka na. Pag laging stressed, pwedeng humina ang immunity. Ingatan ng kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Samahan ang pag-inom ng Health Max Capsule. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Ang Health Max Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstores nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802-6505. Mahalagang paalala, ang Health Max Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng ating programa at sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Sabado. At ngayon po ay March 25 at ilang araw na lang ho ay papasok na po tayo sa buwan ng Abril. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan. Kamusta na po kayong lahat? Nawa tayo ay nasa mabubuting kalagayan. At hinihiling ko lang po sa bawat isa po sa atin. Alam ko marami sa inyo may mga ginagawa tayo sa ating tahanan o dili kaya naman ikaw ay nagmamaneho o ikaw ay nakatunganga at nakatingin sa malayong tinatanaw pero wala namang tinatanaw. Tayo po ay makinig dahil sa loob ng isang oras ay kapakipakinabang ang ating mapapakinggan at nawa kami ay maging instrumento sa inyong buhay, lalong-lalo na pagdating sa ating kalusugan. Meron mo muna po kung ikukwento po sa inyo at nawa, ito'y magsilbi na aral po sa bawat isa po sa atin. At nandito po tayo sa programa po ng Health Max Care because we care for your health. Yan po. Maiba naman po tayo, no? Na aking ikukwento. Siguro narinig nyo na to o nabasa nyo na o napanood nyo o napakinggan nyo na po ang kwento po tungkol kay Jonas. Si Jonas po ay isa pong karakter po sa Biblia. At ito po ang kwento. Si Jonas po ay inutusan ng Diyos na pumunta po siya sa Ninibe para sabihan ang mga taga roon na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa halip na siya po ay sumunod, siya po ay hindi pumunta sa lugar ng Ninibe bagkus siya po ay pumunta sa ibang lugar at subakay po siya ng barko sa akala na kanyang matatakasan ang utos ni Yahweh o ang Diyos. At nung sumakay na po sila sa barko kasama ang mga tripulante, ay bigla pong lumakas ang hangin, ang alon at bumagyo po. At sa sobrang takot po ng mga tripulante o yung mga nakasakay sa barko, ay kanya-kanya po silang nanalangin sa kanila-kanila o sa kanya-kanyang Diyos po nila. Ngunit sa kabila ng kanilang panalangin ay lalong lumakas ng lumakas ang bagyo na halos lumubog na po ang kanilang barko. Kaya ang ginalawa ng mga tripulante ay kanilang itinapon yung mga kargada o mga daladala po nilang mga kagamitan po doon ay kanilang tinapon para sa ganon ay hindi lumubog ang barko. Pero sa kabila nung tinapon pa rin nila yung mga kargada po nila ay mas lalong lumakas nang lumakas po yung bagyo. At samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok po ng barko. Kaya nga po dito natin makikita sa kabila ng bagyo ng problema ay dapat
katulad tayo ni Jonas na tinutulugan lang po ang mga problema. Pero karamihan sa atin, natatakot, nagpapanik, nalilito, nai-stress, so hindi natin alam ang ating gagawin. Kaya ho nangyari, nakita po siya ng kapitan ng barko at ginising at tinanong, anong ginagawa mo o nagagawa mo pang matulog? Kaya sinabi ng kapitan, bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. At tinanong po siya ng kapitan, anong ginagawa mo dito sa loob ng barko? So sa madalit sabi, kinuwento lahat ni Jonas yung utos ng Diyos sa kanya na pumunta siya sa Ninibe at yun, napunta doon siya sa barko at tinanong siya ng mga tripulante at ng kapitan, anong gagawin natin o namin para tumigil ang bagyo? At habang kinakausap siya ng mga tripulante at ng kapitan, ay mas lalong lumalakas po ang bagyo na halos masira na po ang kanilang sinasakyan. Kaya ang tanong nila, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ito po ang sagot ni Jonas. Gusto niyo po bang malaman? Alam ko, marami sa inyo may mga problema. Gusto niyo po bang mawala iyang mga problema na yan, yung mga bagyong problema, bagyo sa physical na problema, bagyong problema sa financial, bagyong problema sa lahat ng bagay, yan po ay lulubog at lulubog tayo pag ganyang may bagyo tayo sa buhay. Kaya ang tanong uli, ano ang aming gagawin? Ano ang ating gagawin para tumigil ang bagyo? Gusto niyo po bang malaman? Taas ang mga kamay. Ayan. Kaya ang sabi po ni Jonas, sinasabi sa iyo to, sa akin at sa ating lahat. At ang sabi niya, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot po ni Jonas. At pagkasabi nito, ay kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat. At pagkahagis po nito sa dagat, agad namang pumayapa ang dagat. Sa madalit sabi, nawala agad ang bagyo. Kaya kung gusto nyong mawala agad ang inyong bagyo, meron tayong itatapon, meron tayong iahagis. At ang tanong, ano yung itatapon natin o yung iahagis natin para pumayapa ang ating bagyo? Gusto nyo ba ulit malaman kung paano? So, simple lang po. Yung sinabi ng mga o ginawa ng tripulante, itapon at hiyages. At alam nyo nangyari kay Jonas nung pagkatapon sa kanya, siya naman po ay nilamon ng isang dambuhalang, hindi sinabi kung pating o balyena, basta sinabi ay isang dambuhalang isda. At siya po'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan na ito. So yun po ang kwento ng buhay ni Jonas, kaya po nagkaroon ng matinding problema sa buhay po ni Jonas sapagkat siya po ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. At ano ba ang utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos ay pakahalagahan natin, ingatan natin ang ating buhay sapagkat ang ating katawan po ay templo ng Diyos. Pero bakit natin ito sinisira? Kaya marami po sa atin ay maraming nagkakasakit, nagkakaroon po ng mga buko sa iba-ibang parte ng katawan po natin, hina-high blood tayo, mataas ang sugar natin, sa madalit sabi, dinadapuhan tayo ng mga bagyo ng mga iba't ibang klase ng karamdaman at yung karamdaman na yan ang siyang nagpapalubog sa bawat isa po sa atin. Kung hindi man lahat tayo, pero karamihan ay lumulubog dahil sa ating mga karamdaman o sa ating mga sakit.
Bakit lumulubog? Marami po sa atin, nung nagkaroon ng sakit, hindi na makapaghanap buhay, hindi na makapaglakad ng maayos, hindi na makahinga ng maayos, hindi na makapagsalita, hindi na makapagmaneho, hindi na makakain ng maayos. Bakit? Unti-unti na tayong lumulubog dahil sa bagyo ng karamdaman. At pag yan ay hindi natin itatapon, ikaw ay lulubog, at hindi ka lamang lulubog, kung hindi, ikaw ay mamamatay po. Yes, ayaw nating lumubog, ayaw nating mamatay, ayaw nating maghirap sa buhay, pero bakit nangyayari yan? Marami pa rin lumulubog sa atin. Hanggang ngayon, physically lubog na lubog tayo, pati financially, sinamahan pa, napakahirap na po talaga na mabuhay sa mundong ito pag ganyang sunod-sunod o ang mga bagyo natin ay kabi-kabila po. Napakahirap pong makasurvive pag ganyan ang nangyayari po sa ating mga buhay. Kaya ang aral po dito, itapon kung ano ang mga nagiging dahilan ng ating pagkakasakit. Yes, walang masama na tayo ay manalangin sa Diyos pagdating sa trabaho, na matanggap, magkaroon ng blessing sa buhay, financially, materially, pero ang importante sa lahat na hihilingin natin ay yung ating kalusugan. Aanuhin mo ang magandang sasakyan. Kung ikaw naman ay may arthritis, hindi mo magamit ang magara mong sasakyan o bago mong sasakyan dahil masasakit na ang tuhod mo at ang iyong paa. Aanuhin mo ang bagong sasakyan kung malabo na ang mata mo. Eh baka mabangga ka pa o maaksidente ka at madisgrasya ka pa. So sayang po. Aanuhin mo naman ang ganda ng bahay mo kung ikaw naman ay may cancer. Aanuhin mo ang magandang gamit kung ikaw ay bingi na, bulag ka na, or ikaw ay may stroke na. So hindi mo mapapakinabangan. Kaya napakaganda ho na yung magandang bahay natin o simpleng bahay o maliit na bahay o sasakyan o mga damit o mga gadget natin o magandang trabaho kung tayo po ay malusog. Pero hindi natin ma-enjoy ang buhay natin. Bakit? Eh nandyan po yung bagyo ng karamdaman. Kaya ano ang gagawin natin? Kasi marami sa atin patuloy na nagme-maintenance dahil mataas lagi ang sugar natin, ang high blood natin, ang cancer natin. Yan pa isang problema. Inaatin natin, kine-claim mo yung sakit na yan. Wag mong angkinin yung sakit na yan. Hindi yan para sa'yo. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito, eh wag mo nang angkinin yan na sakit na yan. Itapon po natin yung sakit na yan. Iwaksin natin, alisin natin yung mga karamdaman na yan. Pero eh bakit laging parang kapit tukoy ang mga sakit na yan? Taon na ang binilang, may cancer ka pa rin, may bukol ka. At ganun din po, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. At ano nagpapaiksi sa buhay ng tao? Yun din po, yung mga sakit o mga karamdaman na tila bagay wala ng kalunasan o kagalingan po. Kaya minsan nagtatanong pa tayo sa Diyos, bakit ako Panginoon, bakit ako Diyos ang nagkaroon pa ng ganitong sakit? Baligtarin natin ang tanong, bakit ka nagkasakit? Baka ikaw ay hindi sumunod. Sinabi na sa iyo ng doktor, sinabi na ng magulang mo, ng nutritionist mo, ng health coach mo na ganito, tigil mo na yung paninigarilyo, tigil mo na yung alak, itigil mo na yung mga sobra-sobrang asukal sa katawan, yung alat, mga processed food, yung mga baboy, itigil na natin. Eh anong ginagawa natin? Hindi tayo sumusunod. Pinapupunta tayo sa Ninibe. Saan tayo nagpupunta? Ayun, sa mga fast food. Pumupunta tayo sa mga bar para sirain natin ang ating katawan na magbisyo tayo. Sirain natin ang sarili natin. Overtime dito, overtime doon. Walang masama magtrabaho pero huwag nating abusuhin ang ating katawan. Tandaan, nag-iisa lang yung katawan mo. At iisa lang ang buhay po natin. Hindi lifetime, hindi forever yung mabuhay sa mundong ito. Pero
ayusin po natin habang hindi pa tayo binabagyo. Dahil kung hindi, lulubog ka financially, physically, materially, lahat po lulubog tayo kung hindi natin aayusin ang ating mga sarili. Isa na po dyan yung nangyari sa atin sa nakalipas ng 2 taon. Hindi lang bansang Pilipinas, ang Asia o ang North America. Hindi nyo napansin, buong mundo po lumubog. Dahil saan po? Dyan sa karamdaman. Nagsara ang maraming mga pagawaan, mga opisina, mga services ng mga negosyo, ng mga restaurant, nagsara po lahat, walang halos sasakyan, sa himpapawid, sa lupa, sa dagat, walang bumabiyahe at walang tao po sa mga kalsada. Dito natin makikita na talagang ang sakit po ang talagang magpapalubog, hindi lang sa buhay po natin, kundi pati sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kaya ang gagawin ho natin, katulad ni Jonas, sa kabila ng bagyo, siya po ay natutulog. Kampante siya na mawawala yung bagyo na yan. Sa kabila na gumegewang, humahampas yung bagyo. At sabi nga po doon sa Bible, sa Book of Jonas, chapter 1 po, verse 1 to 17, kung babasahin niyo po yun, eh talagang halos masira at lumubog na po ang kanilang sinasakyan na barko po. At ang gagawin po natin, yun, itapon din po natin, itakwil po natin yung mga bagay na sumisira sa ating katawan. Kaya kung kayo po ay may mga bagyo sa mga oras na ito, bagyo ng sakit, hina-high blood ka, halos mabulag ka na, hindi ka na makalakad, halos hindi ka na makahinga, halos ikamatay mo na yung sakit na yan, kapatid, kaibigan, mga kababayan kong mga Pilipino o kung mayroong ibang lahi dito na nakakaintindi ng Tagalog, eh hinahamon ko po kayo, hindi na suntukan, kundi sabihin ninyo sa amin kung ano ang bagyong nagpababaksak ng buhay mo. Sa madalit sabi, ano ang karamdaman mo, anong sakit mo na yan ang pumapatay ng ating katawan at ng ating buhay. Nakatulad ni Jonas, tinanong siya, anong gagawin namin? At ang sagot ni Jonas, itapon niyo ako. So sino itatapon natin? Yung ating sarili, itapon natin sa pamamagitan ng sasabihin niyo ano ang nagpapalubog sa iyo, anong bagyo ang nagpapalubog sa atin at sumisira ng ating buhay. Kung yung sakit mo niyan, i-text nyo po sa amin yung sakit na yan na nagpapahirap ng buhay po ninyo. At tutulungan namin kayo, bibigyan namin kayo ng solusyon para tayo ay makaahon muli at makarecover o gumaling tayo sa ating mga karamdaman at tayo ay mabuhay uli ng maayos, sapagkat karapatan ho natin na mabuhay ng maayos, karapatan natin na mabuhay na malakas at na walang sakit na dinadamdam o nararamdaman po natin, dapat wala po yan. Kaya i-text na po ang inyong mga bagyo sa buhay na sakit o karamdaman sa 0922-802-6505 and 0906-252-1244 o kaya naman sa 8400-5266. At yan po ang ginawa ng mga tripulante at yung kapitan na kinausap si Jonas para sa solusyon ng kanilang bagyo. Kaya makipag-usap kayo, makipagsangguni kayo sa aming palantuntunan dito sa Health Max Care para matulungan po namin ang inyong mga problemang pangkalusugan. Kaya aantayin namin ang mga tawag ninyo at text ninyo pagkatapos ng ating programa at isa munang patalastas mula sa Health Max Care.
Ako si Ernie Apostol, isang accountant. Share ko lang sa mga senior citizen na katulad ko na madalas nakakaranas ng stress, pagod at puyat. Dati yun. Ngayon feeling ko parang ageless, less stress, more happiness. Sa tulong ng proper diet and healthy lifestyle, meron pang Health Max Care Mangosteen Plus 8 Berries. Health Max Capsule by Mangosteen at Berries. Ang Health Max Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstores nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802-6505. Mahalagang paalala, ang Health Max Care Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. May mangosteen na, may berries ka pa. Mag-Health Max Capsule ka na. Pag laging stressed, pwedeng humina ang immunity. Ingatan ang kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Samahan ang pag-inom ng Health Max Capsule. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Ang Health Max Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstores nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802-6505. Mahalagang paalala, ang Health Max Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ulitin ko po ang ating mga numero po. Maaari kayong tumawag po sa ating hotline number sa landline kung kayo po may mga telepono sa bahay sa 8400-5266 at sa ating smart number 0922-802-6505. At ganun din po sa ating Globe 0906-252-1244. Or kaya pwede din kayong mag-message sa atin sa Messenger po ng Health Max Care. I-like nyo na rin po ang ating FB page. Uulitin ko po, Health Max Care po ang ating FB page. At maaaring kayong mag-text o tumawag anumang araw mula Lunes hanggang Sabado po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At kung sakaling gabi na kayo tumawag o mag-text, ay sasagutin na po namin yan sa kinabukasan na po. Pero pag araw ng Linggo, ay tayo po ay sarado. Dahil ang araw po ng Linggo ay araw ng pamamahinga. Ayan. At sa kabila ng mga bagyo po natin sa ating mga karamdaman, ay meron pong tumawag sa atin nung nakaraang Linggo, si Nanay Marisa ng Binangonan, Rizal po. At naikwento niya po sa akin ang kanyang apo na 13 years old that time na umiinom po ng Health Max. Pero bago siya uminom, ay lagi pong dinudugo yung ilong nung kanyang apo at may hika. At siya po ay na-stroke po sa edad na 13 years old. Kaya nga totoo yung sinabi ko kanina, pabata ng pabata po ang mga nagkakasakit. Meron nga ho dating tumawag sa atin, isang sanggol pa, may bukol na po sa kanyang parte ng kanyang katawan. Kaya pagdating sa karamdaman, walang sinisino yan. Mayamang ka man o mahirap, may pinag-aralan ka o wala, babae ka man o lalaki, ang sakit ay maaring tumama sa bawat isa po sa atin. Kaya itong 13 years old, napakarami na niyang sakit at matitindi. Kumbaga, bagyo na po ito. Halos lumubog na po ang kanilang buhay po dahil sa sakit ng batang ito. At alam niyo po, ang nangyari ay kanyang pinainom ang kanyang apo po ng ating Health Max Capsule. Dahil ito po ay pwede sa bata, pwede rin po sa matanda o anumang edad, may sakit o wala ay maaari kang uminom po nito. Dahil sa kanyang karamdaman ay kanyang agad po sinunod yung payo. Parang si Jonas, ano ang gagawin para hindi lumubog ang barko? Yun po, itakwil ang sakit. At ito pong sabi namin kay Nanay Marisa, painumin niyo po ng Health Max dahil 13 anyos, dalawa sa umaga, tanghali, gabi dahil iba na po yung kalagayan nung bata. So alam nyo po, ngayon ay 15 years old na po yung bata. After 3 months po siyang uminom ng Health Max, alam nyo ho, ay hindi na po na-stroke yung bata, naka-recover po siya. At ang kagandahan po niyan
ay hindi na po dinudugo ang kanyang ilong at nawala na po ang kanyang hika. At ang sabi pa ni Nanay Marisa, siya naman po ay may vertigo at nung siya ay uminom po nito, ay nawala na po ang kanyang pagkahilo. Kaya kung kayo ay nahihilo o may vertigo po kayo, ayan, subukan na po nating mag-Health Max. At ang kagandahan pa kay Nanay Marisa, lumakas din po ang kanyang katawan. Kaya kung sino man ang hihina sa inyo, ay nako, kung ako sa iyo, subukan na po natin na mag-Health Max. Dahil kung hindi natin susubukan, eh lulubog po tayo diyan sa ating kinalalagyan. Kaya kailangan yung sakit mo, sakit ng pamilya mo o sino man sa ating mahal sa buhay, dapat itakwil natin sa pamamagitan po ng pagsubok nitong Health Max. Dahil pag ito'y ininom nyo, sinubukan nyo, eh parang itinatapon na rin po natin yung karamdaman po ng mahal mo sa buhay. Nandiyan pa ba kayo? At meron ding tumawag nung isang linggo din po at ako rin po ang nakausap, si Nanay o si Lola Cora po. Siya po ay 76 years old, taga Mandaluyong. At siya po ay merong kapatid na nagsusuka naman po dahil po may butas ang kanyang baga. At siya po ay nanghihina. Siyempre dahil sa kalagayan ng kanyang baga po, dahil may butas po ang kanyang baga. Alam nyo ho, pinayuhan din po namin na Nanay o Lola Cora, ito po ang painumin yung Health Max, ganito karami, tatlo sa umaga, tatlo sa gabi. At sinabihan namin na tatlong buwan siya iinom. Alam nyo po, according sa kanyang kwento, na supposedly na tatlong buwan ang kanyang iinumin, isang linggo pa lang daw ho umiinom, ay hindi na po siya sumusuka. At bumilis ang kanyang recovery, lumakas at gumanda ang kanyang pakiramdam. Sino sa atin gustong lumakas at gumanda ang pakiramdam at mawala yung pagsusuka o yung mga sakit po natin? Yun, may ginawa at may sinunod yung si kapatid ni Lola Cora po. At nung ginawa po yun at sinunod po, ano ang resulta? Isang linggo pa lang ho, ang laki na po ng recovery. Parang kay Jonah, pagkatapon, agad naman, tumigil ang bagyo. Kaya kung gusto nyo tumigil ang bagyo, may gagawin po ang bawat isa po sa atin. Hindi lang sapat naman nanalangin, kasi yung mga tripulante, nanalangin po sila sa kanya-kanyang Panginoon nila. Pero lalong lumakas ang bagyo po. Kaya may gagawin po tayo. Nakukuha po ba natin? Ayan. Meron din pong nag-text naman po sa atin. Siya po ay lalaki naman, 48 anyos, taga Angono, Rizal. Siya naman po ay nagda-dialysis. At alam nyo po, may nakausap po ako, tumawag po sa ating programa, isa po siyang nurse, at ang sabi niya, pag ang isang pasyente ay dinadialysis, eh for temporary na lamang po yun para mabuhay ang isang pasyente. Yun po sabi sa akin, ha, hindi ko sinisiraan yung mga nagda-dialysis. At kumbaga, ang sabi pa ho niya, at dahil tinanong ko na rin, eh ba't ba dinadialysis? Yun nga, temporary mabuhay. At kaduluduluhan nun ito, at the end of the day, ay naghihintay na lamang po ng kamatayan. So, nalungkot ako. Sabi ko, ang mahal-mahal na nga ng dialysis, 2-5 kada dialysis, twice a week. Tapos, linggo-linggo yun, may magkanong mawawala sa'yo? 20,000 a month. Tapos, naghihintay ka lang pala ng kamatayan. At yun pa ay temporary lang para ikaw ay mabuhay pa. So, yun po ang pagkasabi po sa akin. At alam nyo po, itong taga Angono, Rizal na 48 anyos, nakakaramdam din po siya ng panghihina. Siyempre, pag dinadialysis po, eh, sira na po yung kanyang kidney. At pag sira na po yung kidney, ayan, tataas po yung kanyang creatinine. At ang dahilan po ng pagkasira ng kidney niya ay maraming bagay. Maaring
siya po ay nagkakain ng mga maaalat o nagpabaya siya sa sarili po niya na kaya nasira po ang kanyang kidney. So maraming dahilan po, no? So sa madalit sabi, nung nakainom po siya ng Health Max ng binigay din naming dami o paraan ng pag-inom po nito at kanyang sinunod, alam nyo po, wala ho siyang nararamdaman na panghihina, wala siyang sakit na nararamdaman tuwing siya po ay nakaiinom ng ating Health Max at ito po yung kanyang ginawa na parang bitamina. Actually, bitamina din po to, suplemento po to ng ating katawan po. At naalala ko po yung dating isang patotoo din ng isang umiinom ng ating capsule ng Health Max, siya din po ay dinadialysis. At ilang taon na po siya dinadialysis, alam niyo ho, sinubukan niya rin pong mag-Health Max at mula nung siya ay uminom ay hindi na po siya dinadialysis po dahil nagkaroon po ng improvement, nakarecover po yung kanyang kidney at siya po ay nagpa-check up, naging maayos po ang kanyang creatinine, nakarecover po ang kanyang kidney. Kaya kung gusto niyo makarecover dyan sa mga sakit na yan, yun po, tawagan nyo kami, i-text nyo kami para malaman ninyo kung paanong pag-inom nito at ano po yung mga bawal na ating kakainin o hindi dapat nating kainin at yung ano yung dapat naman nating kainin. So yun po ang naging resulta sa kanya, ay naging maganda po ang kanyang check-up. Ngayon ang tanong, bakit ba sila nakaka-recover o gumagaling sa kanilang mga sakit? Siyempre, una, hindi natin pwedeng alisin na tayo ay laging mananalangin. Sa kabila ng mga may sakit tayo, dapat manalangin po tayo at ipanalangin din natin sa Diyos na meron siyang gamiting instrumento. Yes, isa na po ang doktor, isa na po ang gamot, at isa na rin po itong Health Max na maging instrumento para ating inumin upang sa ganon ay mas mapabilis yung ating paggaling o yung ating pag-recover. Kumbaga, magtutulungan po yung gamot po ninyo at itong ating supplement kasi ito po ang magbibigay naman ng nutrition. Kumbaga, sa halaman, para lumago ang halaman at mapabilis ang bunga nito at maging maganda po ang bunga niya, ay kailangan ng fertilizer. At ang fertilizer po natin, walang iba itong Health Max na to. Sapagkat ang laman po nito ay 8 berries and mangosteen. Ano-ano ba itong 8 berries na to at itong mangosteen na to? Unang-una ay meron po itong ating capsule na acai berry. Ang acai berry po ay pinanggagalingan ng energy po ng ating katawan at ito ay nagtumutulong na magpababa ng ating mga kolesterol. Pangalawa, bilberry. Anti-cancer po ang bilberry. Tumutulong din po ito na magpababa ng ating sugar. Kaya marami na po tayong mga kapatid at kababayan na umiinom nitong capsule ng Health Max sapagkat mataas ang kanilang sugar na ngayon ay nag-normal na po sa tulong ng Health Max capsule because of bilberry. Meron din po itong raspberry. Ang raspberry din po ay anti-diabetes at tumutulong na palinawin ang ating mga mata. Sapagkat pag tayo ay mataas ang sugar, lalabo naman po ang ating mata. Kaya para hindi lumabo ang mata mo, mata ko, mata nyo, uminom nitong capsule na may kasama ng raspberry para unti-unti luminaw ang ating mata. Naalala ko din yung tumawag nung nakaraang linggo. Ang sabi ho niya, sa kabila ng kanyang edad po, 70 plus na po siya, pero ang mata niya ay hindi lumalabo nung uminom po ng Health Max sapagkat sinabi niya din sa akin na luminaw po unti-unti ang kanyang mga mata. Kaya sa mga malalabong mata, nananawagan po ako, subukan na po natin na mag-Health Max capsule. And meron din po itong cranberry. Ang cranberry po ay mahusay pagdating sa mga urinary tract infection o UTI. Kung kayo po may UTI, subukan na po natin na mag-Health Max sapagkat ang cranberry din po ay mahusay din to pagdating sa ating mga heart
problem. Hindi sa pag-ibig, ha, kung hindi, kung may enlargement ang puso natin or may barabara na po yan, no? At malakas ang tibok mo, sumasakit ang puso mo, magkaroon ka ng heart attack, wag naman sana po. Ito po ang solusyon, yung ating cranberry na kasakasama po dito sa capsule ng Health Max. At meron din po itong wolfberry o yung tinatawag na goji. Ito po ang nagpapalakas naman ng immune system natin, sapagkat pag malakas ang immune system natin, meron tayong pang-protection against sa mga virus na yan na nasa kapaligiran po natin. Yung mga iba't ibang klase ng sakit, kailangan malabanan natin yan sa pamamagitan kung malakas ang immune system mo. Dahil pag mahina ang immune system mo, makakapenetrate o makakapasok yung sakit na yan sa ating katawan. At meron din po itong hawthorn berry. Ano ba nagagawa ni hawthorn berry? Ito po ay nagpapaayos ng magandang sirkulasyon sa ating mga ugat at sa ating mga dugo. Kaya kumbaga sa katawan, eh galaw-galaw po tayo, dahil kung hindi po ay tayo ay mai-stroke. So kung maganda po ang daluyan ng ating ugat at dugo, walang babara po dyan. Kaya marami nagkakaroon ng stroke, lalo na ganitong pagtag-init o summer. Kaya uminom tayo ng Health Max Capsule para maiwasan naman natin ang pagka-stroke o high blood din po tayo dahil sa mga bumabarang ugat o sa ating mga dugo. And meron din po itong kasamang grapeseed. Ang grapeseed po ay tumutulong naman to para sa mga sugat natin, na meron nga akong nakausap, siya po ay naputulan na ng daliri dahil nabulok na yung kanyang daliri, at ang sabi ng doktor sa kanya, eh isusunod na ho yung kanyang paa dahil sa sobrang taas ng kanyang sugar po. So ito pong ating grapeseed ay tumutulong sa mga sugat po natin para ito ay maghilom, lalo na kung mataas din ang sugar mo. Ano mangyayari? Ay hindi agad-agad magagaling o matutuyo ang sugat mo dahil mataas ang sugar mo. Pero dahil sa grapeseed, ito ay tutulong para mag-heal ang sugat po ninyo, at maganda rin po ito sa anti-cancer at sa osteoporosis natin and high blood. Ayan, yung mga ina-high blood ngayon, lalo na ang init-init ng panahon, subukan na ho natin at inumin natin ang Health Max Capsule. And lastly, yung ating mangustin, anti-tumor, anti-cancer. Kaya kung kayo po may mga bukol o may mga picos kayo o yung mga anak ho ninyo, lalo ni mga dalaga na ating mga anak, ayan, painumin po natin para maiwasan po na sila'y magka-picos. Kaya kung ikaw naman ay merong mga gout, no? Or merong kang goiter, or anumang bukol o sumasakit sa ating katawan, mainam na itong mangustin na to ay anim o ating inumin, sapagkat 8 berries plus mangustin, a total of 9. Kaya jampak na jampak po ang laman po nito. Kaya kung marami tayong sakit, kailangan marami din yung panglaban natin sa mga sakit na to. At ang kagandahan dito, etong ating Health Max Capsule, ito po ay FDA approved. So approved po to ng ating Food and Drug Administration, ng ating FDA, at ito po ay available sa Mercury Drug Store, at ito po ay walang side effect at walang overdose dahil ito po ay puro prutas, hindi po to chemical, at ito ay makabubuti sa ating katawan para yung mga bagyon ng mga karamdaman na nagpapahirap ng buhay po natin at nagpapalubog ng ating kabuhayan ay mawala na po siya sa lalong madaling panahon. Nasa sa inyong mga desisyon, nasa inyong mga kamay ang desisyon kung kailan kayo iinom. Kaya ang tanong, kailan nga ba ako iinom nito? Aba, kailan mo ba gustong gumaling? Bukas ba? Next month? Next year? Nasa sa inyo yon. O ngayon, eh kailangan mo muna bumili tayo at uminom ng ating Health Max Capsule, at makipag-ugnayan kayo, mas maigi ay
kami ay inyong kausapin. At kung sakaling busy po yung phone, nasa dami ng tumatawag po o nagte-text, ay first come, first serve po. Or kung sinong mauna, eh, yun po ang ating i-entertain. Basta tumawag ng tumawag kayo, kahit nakasampung tawag na kayo, wala pa rin, itry nyo naman po yung isang number po ng ating Health Max number po, no, yung hotline number po natin. Magkano ba yan? Ito po yung nagkakahalaga ng 25 pesos po. Imagine, 25 pesos, jam-pack, ang daming laman po. Hindi lang ito tutulong sa bukol mo, sa sugar mo, sa high blood mo, sakit sa puso, at kung ano-ano pa. Kaya sulit na sulit po yung 25 pesos po natin. Pero may paraan po ang pag-inom po nito, lalong-lalo na kung ikaw may mga karamdaman. May sakit o wala, ay pwede pong uminom nito dahil ito po ay pang-prevent and protection against sa mga illnesses or diseases na maaring mangyari sa ating katawan. Nag-iisa lang yung katawang lupa natin, kaya ingatan po natin yan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Health Max at sa pagtakwil ng mga sakit na yan. Huwag nyo angkinin na sa iyo ang sakit na yan. Itapon mo yan, pati yung bisyo mo, itapon mo. Yung mga sugar na kinakain mo, itapon mo din yan. Ibigay mo na lang sa akin, no? Hindi, joke lang po. Ibig sabihin, alisin na po natin yung nagpapataas ng BP natin, ng cholesterol natin, ng mga kung ano-ano pa based doon sa ating mga blood chem, no? Or kung ikay nagpa-x-ray or ultrasound, kaya kailangan magpa-check up na ho kayo para sa ganun malaman kung ano yung sakit at bakit ito yung nararamdaman ko. So, may sumasakit o hindi maganda yung pakiramdam mo. So kailangan magpa-check up na po tayo. At para sa ganun ay mabigyan ho namin kayo ng tamang pag-inom ng Health Max po. Nakukuha po ba natin? Ayan, kaya ulitin ko po, kung may mga health concern ho kayo, kung gusto nyo lang ha, kung gusto nyo lang na mawala yung mga sakit ng ating mga lola't lolo, mga magulang natin, kapatid, asawa, anak, eh tumawag na po kayo sa 8400-5266. Yan po yung landline po natin at ang smart number 0922-802-6505. Ayan. At sa Globe naman ho natin 0906-252-1244. At ilike nyo po ang FB page ng Health Max Care. At ganun din po sa ating YouTube channel. Ayan, mapapanood nyo po yung mga testimony po natin na sila po ay gumaling, naka-recover sa kanilang mga sakit. At makikita nyo din kung paano lalakas ang ating katawan. Makikita nyo din po yung demo natin dyan po sa ating YouTube channel. Walang iba kung hindi yung Health Max Care. So ulitin ko po, ang ating Health Max ay available po sa Mercury Drugstore. At available din po yan sa AFP, Crame, Naval, Villamor Airbase or sa Abses kung meron kayong mga kamag-anak o mahal sa buhay na nasa AFP. Ayan, available po ang ating mga product ng Health Max Capsule. At ganoon din po sa Lazada, hanapin nyo lamang po ang ating official store dyan sa Laz Mall. Health Max Care po ang ating hanapin. At isa mo ng paalala mula sa Health Max Care. Mare, saan ang punta mo? Sa butika, Mare. Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, Mare. Health Max Care Capsule. Food supplement ito na may pinagsama-samang grapeseed, acai berry, acerola, wolfberry, hawthorn berry, cranberry, raspberry, bilberry, at mangosteen. With proper diet and healthy lifestyle, kaya alaga ako sa Health Max. Yan ang hinahanap kong food supplement. May berries na, may mangosteen pa. Ano nga ulit yung pangalan? Health Max Care Capsule. O tara na, sasama na ako sa'yo. Bibili na din ako. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa iba pang mga katanungan, mag-text lamang sa 0922-802-6505 o tumawag sa 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Health Max Care Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Siya nga po pala, ang ating Health Max Capsule ay available din po sa Mutya Pharmacy dyan po sa Pasig. Kung kayo po ay taga Pasig at nadadaanan nyo si Mutya, ayan, punta ko kayo dyan
at bumili po ng ating Health Max at sa Botanica Herbal Baliwag Bulacan. O lahat ng mga taga Baliwag Bulacan, bumili na po tayo ho dyan sa maliban sa Mercury Botanica Herbal po. And good news, yung ating half lotion ay patuloy namin kayong sinasabihan na ito ay maaari nyong gamitin sa mga pananakit ng inyong katawan. Tulad po nito, merong isang lalaki po na nagpatotoo, sayang nga hindi po siya nakuna ng video, 24 years old po siya, isang lalaki. Siya po yung naglalaro ng basketball, habang naglalaro ay bigla po siyang natapilok at bumagsak po siya. At yung kanyang paa ay nabaksakan po nung kanyang kapwa player. So sa madalit sabi, napilayan po siya, lumobo po yung kanyang paa. Sa sobrang sakit po ay hindi na siya makalakad dahil po namaga ang buo po niyang paa. Tapos, tamang-tama po yung kanyang nanay, meron pong half lotion tsaka yung ating capsule. So nung pinahiram po ng half lotion, paulit-ulit niyang ginagamit yun kasi talagang sobrang sakit. Unang gamit po niya, nabawasan po yung sakit. Tapos every time na sumasakit sa loob ng dalawang araw, pahid lang po siya ng pahid. Haplos lang siya ng haplos. So ayun po, na humupa po yung kanyang pamamaga. Tapos syempre sinabayan pa rin niya ng capsule po ng Health Max kasi anti-inflammatory naman din po yung ating capsule. Pinag-combine niya yon, and then after 2 days, kasi hindi na nga siya makalakad, after 2 days, pumunta na siya sa doktor at nagpa-x-ray kung sakaling nabalian po siya ng kanyang paa. At yun po, ang laki po ng tulong sa kanya ng half lotion. So mahusay din po to sa mga pamumulikat, lalo na yung mga maliligo sa swimming pool or sa dagat. Ito po, ibaon nyo na po ang ating half lotion. Kung nangangawit ang mga balikat o siko nyo o kamay ninyo o yung tuhod ninyo, maghapong kayong naglalakad, maghapong kayong nagbabantay sa tindahan ninyo, or ikaw isang security guard o nagmamaneo ka ng sasakyan mo, sumasakit na ang mga binti mo o likod mo. Katulad ko, nung nakaraang araw, ang sakit ng likod ko kasi maghapon po ako nagmamaneho, may pinuntahan ako na isang lugar. Pag uwi ko, ang sakit-sakit po ng likod ko kasi natuyuan po ko ng pawis sabay mag-aircon ka. E di ang resulta, no, masakit ang likod mo. Kaya pag yumuyo ko ako, ang sakit po. Kaya sabi ko, pahirang ko ng half lotion yung aking likuran. Alam nyo po, pagkapahid, agad-agad nawala yung pananakit ng aking likuran. Kaya kung sino man ang nananakit ang inyong mga kasukasuan o mga balikat o paa o kamay, ayan po, ipahid na po natin ang ating half lotion. Ano bang half lotion na spelling? Haplos sa Tagalog, and then yung lotion, pinagdugtong natin, haplosyon. Ayan. At ito po ay 799 pesos ang ating 100 ml na haplosyon. And good news, available na po ang ating 30 ml o yung mas maliit na version. Kaya kung gusto nyong subukan at dala-dala ninyo to araw-araw, ayan, meron na po tayong 30 ml at ito'y nagkakahalaga ng 349 pesos. Kung ikaw ay single o mag-isa ka lang na gagamit nito, ayan, subukan na po natin yung half lotion. At kung marami naman kayong gagamit sa pamilya ninyo, ayan, subukan naman natin yung 100 ml na nakakahalaga ng 799 pesos. So, saan ba ito mabibili? Ito po ay available sa Mercury Drugstore at sa Lazada. Hanapin nyo lamang po yung Last Mall flagship store ng Health Max Care o doon sa Last Mall. Kasi pag sinabing Last Mall sa Lazada, puro original dyan, walang fake at walang mga manloloko po dyan sa Last Mall. Yung ating 30 ml, for the meantime, available lamang to sa Lazada at sa Shopee. Ulitin ko po, yung mas maliit na version, for the meantime, ay available sa Lazada.
Pero yung 100 ml natin, Lazada and sa Mercury Drugstore. And soon, lalabas na po yung ating small version o yung 349 pesos sa Mercury. But for the meantime, Lazada mo muna po kayo. Ngayon, para hindi tayo mapeke o maloko po dyan sa Shopee, kasi mas marami manluloko sa Shopee, kaunti lang sa Lazada, eh yung presyo po ay dun yun na malalaman kung peke o hindi po. So, ang ulitin ko po, ang presyo ay 349 pesos sa 30 ml at 100 ml naman sa 799 pesos. At makikita nyo din yung contact number na binigay ko sa inyo na nagpapatunay na iyon po ay legit o legitimate po yung ating tindahan po dyan sa Shopee at sa Lazada. Kaya ulitin ko po, kung kayo yung nagsasuffer na masakit ang binte, tuhod, balikat, balakang, likod, o tiyan nyo, dysmenorrhea, pwede rin po to, dahil yung anak ko nagka-dysmenorrhea, inaplos lang po niya doon sa kanyang tiyampo. Ayun, nawala po yung pananakit ng tiyampo niya habang siya dinidysmenorrhea. Kaya pulikat, sa pulikat, mabilis din po to. Kaya subukan na po natin sa ating mga lolo't lola, regaluhan po natin, bilhan po natin sila sa mga apo natin, sa anak natin. Kung ikaw na may naghahanap buhay, lagi ka na sa opisina at masasakit ang mga daliri mo dahil sa makinilya mo, ayan, kung may makinilya pa, no, or typewriter, ayan, ay pwede nating subukan sa mga nagtatrabaho sa labas naman, yung mga nagmomotor, nagmamaneho, magsasaka, o anuman trabaho mo, eh yan po, makakatulong din po ng malaki kung may nangangawit o nangangalay o sumasakit sa ating parte ng ating katawan. Huwag mong tiisin yan. Gamitan nyo na po ng hot lotion. In a few seconds, mararamdaman nyo yung ginhawa. Kaya every time na sumasakit, haplos lang kayo ng haplos. At ang kaganda nito ay mabilis nga ho ang kanyang epekto. Kaya bumili na po at subukan na po natin na mag-haplosyon. Walang init, walang lamig kayong mararamdaman, at walang amoy matanda na sinasabi. Simple lang ang amoy. Walang lamig, walang init, banayad ang kanyang pakiramdam na mawawala iyang nararamdaman mong pananakit. And another good news, yung ating Maxabon, sa mga hindi pa nakakaalam, available na po ang Maxabon po natin sa Lazada pa rin ho at sa Shopee. At ito po ay mainam sa lahat ng klase ng mga sakit sa balat. Kung ikaw ay may psoriasis, eczema, skin asthma, galis o mga sugat na hindi natutuyo, ayan po, gamitin na po natin yung ating Maxabon. At kung naglalagas naman ang buhok mo o nakakalbo ka o numinipis ng iyong mga buhok sa bumbunan mo, subukan na po natin ang Maxabon dahil mahusay din po ito sa pagtubo at pagpigil ng paglalagas ng ating mga buhok. So, paano ang gagamitin to? Unang sabunan ay inyong sabunin ng maigi. Siyempre, basahin nyo mo muna. Sabunin nyo sa pimples, sa part ng body ninyo. Pagkatapos sabunin, ay inyong banlawan. Tapos, sabunin nyo uli. Yun, ibabad nyo ng 3 minutes to 5 minutes po. Tapos, banlawan nyo po. At, ayun, obserbahan ng ilang araw sa mga balat natin na mawala po yung mga allergies natin o pangangati o pagsusugat. At sa buhok naman natin ay obserba nyo naman sa loob ng isang buwan na pumigil o tumigil yung paglalagas ng ating buhok. At sa pangalawang buwan, ang tabayanan nyo naman yung pagtubo ng inyong buhok. Ito ay based sa aking experience dahil ako mismo ay naglalagas din ng buhok nung panahon po nung pandemic po. Dahil yan po ang side effect ng pandemic o ng may COVID, naglalagas po ang ating mga buhok. Kaya kung sino man sa inyo, gamitin na po natin yung ating Maxabon. Magkano ba yan? Ito ay nagkakahalaga
ng 299 pesos. Kasi may nagtatanong, eh para lang ba sa sakit sa balat yan? Kahit wala kang sakit sa balat o hindi ka nakakalbo, pwede mo itong ipangligo. Pero sa mga kababaihan, lalo na yung mga mahabang buhok, eh pagkatapos yung gamitin to, mag-conditioner po kayo kasi medyo magpapatigas ng buhok po ninyo to. Hindi naman yung sobrang tigas, no? Kundi mas maganda, gumamit kayo ng conditioner. Sa lalaki, wala namang problema. Okay lang kung dahil maiksi ang, ano, ang buhok ng mga kalalakihan. Pero sa babae, kung mahaba buhok mo, okay lang na ikaw ay gumamit ng conditioner. Yan, pwede yan sa bata, pwede sa matanda. Kung sensitive ang skin mo, wala pong problema. Maaari nyo itong gamitin, yung ating Maxabon. So, dalawang klase po yan. Isang pink para sa mga kababaihan at ang ating blue ay para sa mga kalalakihan. So, 299 pesos yan. Only available at Lazada, yung official store uli natin o yung flagship ng Last Mall, ang Health Max Care at sa Shopee po natin. 299 po yan. Kaya pag may nakita kayong 300 plus o mas mababa pa sa 299, huwag nyo pong bilhin po yon. Malamang sa hindi, ayan po ay peke or kaya naman pag-deliver sa inyo, baka bato ang laman po niyan. Kaya mag-ingat po tayo kung kayo ay bibili sa Lazada or sa Shopee. Pero sa Shopee, based sa experience namin, mas marami yung mga ano po doon, mga hoodlum o mga manluloko po. Kaya ingat at ingat pa po kayo para hindi po tayo may scam. Mas maganda kung hindi kayo, hindi rin kayo marunong mag order sa Lazada o sa Shopee, i-text nyo po ang inyong mga pangalan at address sa mga numerong binigay po namin at kami na po ang mag-o-order po sa inyo sa online shopping po natin. Kasi kaya bakit namin sinasabi na i-text nyo na lang po yung name and address ninyo? Kasi mas mura po ang shipping fee ni Lazada at ni Shopee kumpara sa mga ibang nagdi-deliver, no? So napakamura po niya, kaya ini-encourage ko kayo na sa Lazada na lang po kayo umorder kung Maxabon ang order nyo o kaya yung ating half lotion, yung maliit, ha? Yung maliit sa Lazada pa lang available tsaka sa Shopee. Pero yung malaking size po natin, available po yan sa Mercury Drugstore at ganun din po yung ating Health Max Capsule. So, maaari kayong bumili ng ating capsule dahil may libre po tong isang piraso kada isang banig. And good news, di ba, nag-announce po kami na baka mawala na po yung ating free 10 capsule for every 1 box. Kasi ang 1 box po natin ay 2.5. So, nag-decision po ang management na hindi na po ito aalisin. Alang-alang po sa ating mga kapatid at kaibigan, mga kababayan natin na naggagamot po sa kanilang mga karamdaman. Although, nagtaasan po ang mga gasolina, ang presyo ng mga raw mats, ang tax tumaas, lahat ng bilyon tumaas. Pero si Health Max, for more than 10 years na, ay hindi tayo nagtaas ng presyo. Maliban lang sa Maxabon at sa ating half lotion po. Pero yung capsule ay hindi po tayo magtataas. Kaya samantalahin po natin na yung libre na kakada banig ay may isang libreng capsule at yung isang box naman na 2.5 na 100 capsule ang laman ay may free 10 capsule. Pwede kayong bumili ng tingi sa Mercury. May prescription o wala ay makakabili po kayo. Doon lang sa mga senior citizen, kung kayo po ay senior, kailangan lamang po ng reseta ng inyong doktor po. At makisuyo kayo na, Dok, pakisulat para ma-avail ko po yung 20% discount as a senior citizen. So, isusulat naman po ng doktor yon. At yun po ang ipapakita nyo sa Mercury. Si Mercury lang po ang magbibigay ng 20% senior discount. Ayan po. Kaya ano pong gagawin natin? Pumunta na, bumili ng Health Max Capsule, ng ating half lotion at ng Maxabon. Depende sa inyo kung ano ang kailangan nyo dito sa ating mga produkto. Subukan na po natin para sa ganun. Malaman po ninyo yung aking sinasabi dito na yung mga ating mga kaibigan at kapatiran na gumaling po sa kanilang mga karamdaman, nawala ang mga pangangalay, pananakit, nagkabuhok, nawala yung mga pimples, yung mga sakit sa balat. Subukan din po natin at mapabilang kayo sa mga gumagaling
sa mga kanilang mga karamdaman. So, at ina-encourage ko din po kayo na magbigay din po ng mga patotoo kung sakali kayo naman ang siyang gumaling. Kaya karapatan mo, karapatan ko, karapatan nating lahat na tayo ay gumaling at mawala ang bagyo ng buhay karamdaman. So dapat po ay maging maayos ang ating buhay po. So salamat po sa inyong pakikinig. Antay namin ang mga tawag ninyo, ang inyong mga text at pag-usapan po natin na itapon yung bagyo na yan ng karamdaman. Salamat po. God bless you and to God be the glory. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. May mangosteen na, may berries ka pa. Mag-Health Max Capsule ka na. Pag laging stressed, pwedeng humina ang immunity. Ingatan ang kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Samahan ang pag-inom ng Health Max Capsule. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Health Max Capsule, may mangosteen at berries. Mercury Drug Stores nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802.